So yun na nga guys, at natapos na ang group stage ng FIBA Asia Cup kahapon, kung saan ang mga huling laro ng Group C at D ang ating natunghayan. Pasyalan natin ang mga kaganapan dito. Sa unang game ay nagharap ang quarterfinals bound Lebanon at ang eliminated na India. Hindi nga nagaksaya ng panahon ng Lebanon sa unang yugto at agad nilang ipinamalas ang kanilang bagsik kahit paman no bearing game nito sa kanila. Nakuha nila ang pinakamalaki nilang kalamangan na 14, 18-14 with 4 minutes left in the quarter. Sinubukang ibaba ng India ang malaking lamang na ito pero pag nakakalapit na nga sila ay sinasagot agad ito ng mga Lebanese. Sinubukan pa nga ng high flyer ng India na si Prince ang isang transition slam pero nahabol pa rin ito ng depensa ng Lebanon. Nagtapos ang quarter lamang ang Lebanon 26-14. Sa second quarter ay dito na nga ibinaon ng Lebanon ang India. Kanina pa sinusubukan ni Prince na makascore sa kanyang razzle-dazzle plays, ngunit sadyang hindi siya makalusot sa depensa ng Lebanon. Sa kabilang banda ay walang kahirap-hirap sa pagtira ang mga Lebanese at nakatatlo pa nga silang magagandang plays na tila nga ba easy-easy sa kanila ang ball game. Nalimitahan ng Lebanon ng India to just 9 points kumpara sa 31 points nila at sa halftime lamang na sila na malaki 57-23. Sa third period ay walang pinagbago at ganun pa rin ang mga nangyari. Kontrolado na nga ng Lebanon ang laban. Kahit na mas mataas ang point production ng India na 17 sa quarter na ito, ay mas malaki pa rin ang nagawa ng Lebanon na 27. Ang highlight sa mga Indians sa quarter na ito ay ang finally nakadunk na si Prince na kanina pa gustong gusto ito gawin. Going into the last quarter ay lamang na ang Lebanon ng 44 big points, 84-40. Sa last period ay pa-easy-easy na lang ang Lebanon para nga naman iwas injury at pagod sa kanilang mga key players. Kaya naman nakuha ng India ang pinakamalaki nilang point production sa Asia Cup na 63 points at naibaba nila ang kalamangan noong third quarter to just 41 sa final score na 104-63. Nanguna si Youssef Kayat para sa Lebanon with 15 points samantalang nag-top score naman sa India sina Tomar at Hafiz with 11 points each. Sa second game ay tapatan naman ng Kazakhstan at Syria. Ang matatalo dito guys ay uuwi na at ang mananalo ay papasok sa qualification. Mabilis ang pagsisimula ng Kazakhstan at agad silang nagpakawala ng 6-0 run. Sa loob ng mahigit na 6 na minuto ay dalawa lamang ang hinayaan nilang ma-score ng Syria at lumamang sila ng 12, 14-2. Nakascore lang ulit ang mga Syrian sa isang 3-pointer at the 3:43 mark. Nasundan pa yan ng isa pang 3 para matapyas nila ang kalamangan sa 6, 24-8. Ngunit tinapos ng Kazakhstan ang quarter ng isa na namang run, kaya naman sa pagtatapos ng first period, lamang sila ng 10, 26-16. Sa second quarter ay sinumulan ng unti-untiin ng Syria ang kalamangan ng kalaban. Down by 11 with less than 8 minutes in the quarter ay nakascore si Alhamwi na nagpasimula ng kanilang paghabol. And with 2:17 left ay naitabla na nila ang laban 33-all. Hindi pa sila tumigil dyan dahil sa next possession nila ay nakuha nila sa unang pagkakataon ng kalamangan 35-33. Sa halftime ay lamang na ang Syria ng 4, 37-33. Sa third period ay pinagpatuloy ng Syria ang nakuha nilang momentum at na-outscore ang Kazakhstan 24-13 para sa score na 61-46 going into the fourth quarter. At sa last period nga ay nagpatuloy sa pagdagdag ng puntos ang mga Syrians. Tila nga ba lahat ng mahihirap na tira ay naibubuslo nila. Lumamang sila ng 22 sa mga unang minuto ng quarter. Pagsapit ng 6-minute mark ay inunti-unting ibaba ng Kazakhstan ang kalamangan yan. Naibaba nila ito ng hanggang 10 pero ubos na ang oras dahil 30 seconds na lamang ang natitira sa ball game. Nagtapos ang laban, panalo ang Syria 67-77. Pinangunahan ni Chek Ali ang Syria with 20 points samantalang nanguna sa Kazakhstan si Balashov with 16 points. Next game ay ang tapatan naman ng Japan at Iran kung saan ang mananalo ay usad sa quarterfinals samantalang ang matatalo ay lalaban pa sa qualification round. Naging dikit ang laban sa first period. Unang miscore ang Iran sa ball game sa pamamagitan ng 1-3. Naitabla naman ito ni Nishida ng kanyang 3-pointer. Lumabang ang Japan 7-5 sa isang 4-point play ni Togashi na agad namang tinabla ng Iran sa isang layup of a pass by Haddadi. Nagpalitan ng basket ang dalawang kupanan sa mga natitira pang minuto ng quarter at nagtapos ang first period, lamang ang Iran ng 3, 27-24.
Sa second quarter ay dito na inuwanan guys ng Iran ang Japan. Malaki ang naging presensya ni Haddadi sa kanyang scoring sa ilalim at mga saktong pasa sa kanyang mga teammates. Si Yuta Watanabe nga lang ang tila nga ba nakakascore sa mga Hapon, kaya naman 10 lamang ang kanilang na-score kumpara sa 21 ng Iran. Nagtapos ang first half lamang ang Iran ng 14, 48-34. Sa third period ay tila nga ba nagpatuloy ang maalat na opensa ng Japan. Pinagpatuloy naman ni Haddadi ang scoring dahil wala ngang Hapon ang nakakapigil sa kanya. Ang opensa ng mga Hapon ay inako ni Yuta Watanabe, ngunit hindi niya kinayang mag-isa ito, kaya naman 12 lamang ang kanilang na-score sa third period, samantalang ang Iran ay naka-20, kaya naman lumobo ang kanilang kalamangan sa pagtatapos ng quarter, 68-46. Sa fourth period ay sinubukang humabol ng Japan at naibaba ang kalamangan sa 14 points with 3 minutes left in the game, ngunit agad namang kinatay ng Iran ang uprising na ito sa pamamagitan ng isang strong inside move ni Haddadi. Nagtapos ang laban, panalo ang Iran, 88-76. Nag-top score para sa Iran sina Yakchali at Haddadi with 21 points, samantalang si Yuta Watanabe ang nanguna sa Japan with 17 points. Last game for the day ay ang pag-aagawan ng ikalawang pwesto sa Group D ng New Zealand at ng Gilas Pilipinas. Mabilis na pumukol ng 4 straight points ang New Zealand para pasimulan ang laban. Unang nakascore si Renza Bando para sa Gilas with a 3-pointer. At nang dahil hirap makakuha ng rebound ang Pilipinas ay nakailang second chance points ang mga Tall Blacks at hindi nga nila pinascore ang Gilas ng mahigit 2 minuto, kaya naman lamang sila ng siyam 12-3. Nabasag lang ito sa isang jumper ni Ray Parks with 6.5 minutes left in the quarter. Natapos ang first period lamang ang New Zealand ng 12, 28-16. Sa second quarter ay nag-init si Kevin Kiambao with 5 straight points para maibaba ang kalamangan ng New Zealand sa 11 with 7 minutes left. Ngunit sadyang malalaki ang kalaban at hindi talaga natin makontrol ang rebound, kaya naman lumaki ang kalamangan ng Tall Blacks. Nagkaroon ng mini run ng Pilipinas at naibaba sa 6 ang kalamangan, 38-32 sa 100 shot ni Kiambao, 3.5 minutes left in the half. Ngunit may pansagot dyan ng Tall Blacks, kaya naman sa pagtatapos ng quarter ay lamang sila ng 8, 46-38. Sa third period ay na-outscore ng Tall Blacks ang Gilas, 21-14, nang dahil na din sa kanilang 3-point shooting at pagdodominate pa rin ng rebounds. Nagtapos ang third quarter lamang ng 15 ang New Zealand, 67-52. Sa final period ay sinimulan ng isang 3-point play ni Ray Parks ang scoring. Baba sa 12 ang kalamangan, 67-55. Pagkatapos makapuntos ng Tall Blacks ay sinundan nito ng back-to-back points ni Kiefer na ikinapagod ni Manong, kaya naman humingi na ito ng substitution. Naiangat muli ng Tall Blacks ang kalamangan sa 16 at with 5:17 in the game clock ay nakakuha si Carl Tamayo ng rebound against sa 2 Tall Blacks at umiscore ng putback jam ang ating young gun. Less than 4 minutes na lang ang natitira at lamang ng 17 ang kalaban ay fast break si 30 para sa isang Eurostep na may kasama pang foul. Naibaba pa ng tuluyan ng Gilas sa 12 ang kalamangan sa isang layup ni Tamayo, ngunit pamatay sunog na 3 na naman ang binitawan ni Murray na sinundan pa ng isang block shot ni Manenga kay Carl. Nagtapos ang ballgame at nakuha ng Tall Blacks ang number 2 sa Group D sa score na 92-75. Nanguna si Manong Keith sa Gilas with 17 points na sinundan ni Kevin Kiambao at Carl Tamayo with 14 points each. Samantala pinanguna ni Cameron ng Tall Blacks with 18 points. So sa pagtatapos ng final day ng group stage guys, ay pasok sa quarterfinals ang Iran sa Group C at ang Lebanon naman sa Group D. Magtatapat sa qualification ng quarterfinals ang rank 2 ng Group D na New Zealand at number 3 ng Group C na Syria. Samantalang ang ating Gilas Pilipinas na rank number 3 sa Group D ay makakatapat ang Japan na number 2 sa Group C. Knockout games ang magaganap sa qualification round at ang mga mananalo ay didiretso sa quarterfinals na magsisimula na sa Miyerkules. Ngayong araw ay mapapanood natin ang qualification matches ng China at Indonesia sa ganap na alas 6:30 ng gabi at susundan naman ito ng tapatan ng Jordan at Taiwan sa ganap na alas 9. Bukas ay mapapanood naman natin ang mga tapatan ng New Zealand at Syria at ang paghaharap ng Japan at ng ating Gilas, Pilipinas.